masusing imbestigahan ang umano'y overpriced Makati parking building na kinasasangkutan umano ng pamilya Binay. Ito ang paniwala ng mga Pinoy na taga Barcelona, Spain. Mula Spain, may Balitang Global si Daniel Infante Tuanyo. Bago maging estudyante sa Barcelona, si Arison, 5 taon siyang nagtrabaho sa Makati. Kontento siya sa infrastruktura at serbisyo ng pamahalaang lungsod. Pero paniwala niya, hindi kailangan maging arkitekto o inhinyero para masabing may anomalya sa pagpapatayo ng Makati Parking Building. Sana yung pondong nagamit dun sa building na yon ay sana naihain sa mga mas makabulang serbisyo. Hindi lang sa Central Business District ng Makati na nakikita nating maayos na, kundi dun sa mga residential areas ng Makati kung saan maraming mga mamayan pa rin ang nabubuhay below poverty line. Kung may korupsyon mang nangyari, ipaubaya ang investigasyon at desisyon sa ombudsman at hudikatura. Payag naman si Marlo na taga Makati na humarap si Vice President Jejo Marbinay sa Senate hearing kahit isa sa mga senador ang anak niyang si Nancy Binay. Kung talagang hindi siya guilty, pumunta siya doon at mag-explain. I think kahit si Nancy Binay is pro sa father niya, hindi pa rin sapat yun na para maitago niya ang ama niya kung may mga anomalya man na nangyayari. Naniniwala naman ang dating guro na si Robert J. na maaaring politically motivated pero maaari ring may katotohanan ang akusasyon, kaya importanteng magkaroon ng patas na investigasyon. Hindi dapat natin ilimita sa Binay, di ba? Dapat yan ihabulin natin lahat ng nagkasala, di ba? Dahil sa bandang huli, pera natin yun, pera nating mga taxpayers. Di ba? Sino yung may pagkakasala, dapat ihabulin ng batas. Bagaman pinupuri ng tatlo ang Makati City Government dahil sa benepisyo na kukuha ng mga residente roon, dapat pa rin daw panagutin sa batas ang sino mang sangkot sakaling mapatunayang may korupsyon sa proyekto. Daniel Infante Tuanyo, ABS-CBN News, Barcelona, Spain.